Good morning, guys! Guys, ngayon, she's not feeling well. Mata ni Claudine na puso at masong. Natanggal lahat. I got you on my shoulders. You are the one that we need. I am the one to struggle. Over the... Hindi na mo siya. Hold on to you. Deepest river. Let it be water fountain. Let it be sun and shiver. Hello. Hi, nandiyan na nandiyan. Korea! Bye, Korea, folks! Isa na namang umaga. At ito ang aking storya. It's another day today, but it's very different from my normal days because it's actually the third day that I woke up with a panic attack. You know the feeling of sobrang bilis ng tibok ng puso mo and a lot of things are going on your head. Get where we are. And it's all for you. It's all for you. Super random things, pero nai-stress ka na. Kaya, I know there is something wrong. But, you know, mararamdaman mo din sa sarili mo na kailangan kong bumangon dahil andyan yung mga anak ko, si Jet, my family. My family needs me. And I can't let this anxiety eat me up. Kumbaga parang kahit na nahihirapan kang bumangon sa umaga because alam mo yung pagkagising mo palang bagsak kagad yung energy mo, stress ka na kagad, hindi ka pa man kumikilos. But seeing these people around me na, you know, they're smiling, they're doing their thing, it gives me the courage to do the same and labanan yung nararamdaman ko. Kaya, we went to this park, nag-exercise kami, nag-walk, pinasyal ko si Cloudy, I'm with Daddy Jet. So, sabi ko sa sarili ko, I know there's something wrong, but hindi ako pwedeng magpatalo dito dahil bukod sa sarili ko, kawawa din yung pamilya ko pag ako yung bumigay. It's very hard. It's not easy actually, and it's not an all-day process. Kaya sabi ko sa sarili ko, Nina, there is something wrong. Ayaw natin yung ganitong feeling. So we need to do something different. Babangon tayo para sa pamilya at babangon tayo para sa ating dalawa. Good morning! Good morning, Cloud! What are you eating? What's that? Egg? Egg. Egg? Nakabalik na kami sa bahay. Init, grabe. Ang sarap magpapawis si Skyler. Dapat kasama namin si Skyler kanina. Doon mag-walk. Tapos mag-exercise. Binabago na nga natin yung mga nakasanayan. We are making a new routine now, which is a part of it is yung morning walk. Magpapawis, mag-jumping rope, mag-jog, and basta, morning activities kumbaga. And then, 8 a.m. we have to go back here to prepare Skyler for her school, no? For her online. Kaya lang guys, ngayon she's not feeling well. Tapos kanina umaga, nagsuka din kaya hindi na lang siya sumama. Dahil gusto niya magstay na lang dito sa bahay, magpahinga. Yun, parang yung tummy was kasi niya mag-vomit, pero nung lumalabas. Sabi naman ng doktor, the last time, i-observe. And okay naman si Cloudy, naka-recover na siya sa vomiting, pero ngayon diarrhea. At dahil tayo ay nanay, tayo ay asawa, may pamilya tayong kailangang alagaan at protektahan. It can be overwhelming, but I know there are better days ahead. That's why I'm very excited on the coming days. Pero hindi rin maiiwasan yung mga pagkakataong ganito. Yung panganay mo, masama ang pakiramdam. And then, yung bunso mo, nangangailangan din ng atensyon at kalinga mo. Mahirap, pero laban lang. Lahat gagawin ko para sa kanila.
kuliti sa mata ni Glaube, naputok na siya. After namin mag-hot conference, kasi dapat naka-schedule na si Claudie for surgery. Eye surgery siya. Minor lang naman yun dahil doon sa kuliti niya nasa loob. Dalawa kasi yun. So, topical treatment, yung ointment sa mata niya for 2 weeks. Tapos, 1 week, sinabayan niyo ng antibiotic. And then, nung bumalik kami sa doctor around last week, hindi pa din siya pumuputok talaga, pero nag-concentrate na yung mga nana sa isang area lang, kumbaga. So, naipon na siya doon. And then, binala ko siya doon for check-up, follow-up check-up, kung ano na yung lagay. Nandun pa din siya sa loob. Alam niyo yun. Tapos, sabi niya, sige, schedule na natin for surgery kasi mukhang hindi na makuha sa gamot. Kumbaga, hanggang doon na lang yung magiging progress. Tapos, sabi niya, pero habang nag-aantay for surgery, i-hot compress lang daw ng i-hot compress para hindi manigas ulit, kumbaga. Alam mo yun, para hinog lang siya habang nag-aantay ma-surgery. And then, kanina, habang hina-hot compress ko siya, ayun, nag-burst na siya. Kaya, nilinisan ko na. Pero, medyo magapa siya, kasi, talaga, ikakaputok lang. Pero ang hindi ko sure kung natanggal lahat. Pero parang may natira eh. Pero at least, na siya, nasa labas na siya. Ang hirap nang nagkakaroon ng ganito, guys. Kasi merong mga bata daw na kulitiin talaga. Yung pagiging nanay, hindi yan tinuturo sa eskwelahan. Most of it, ikaw yung makaka-discover sa sarili mo. And you'll be surprised kung ano yung mga bagay na kaya mong gawin. Sabi ko nga, hindi ako teacher. Hindi ako magaling sa school nung nag-aaral ako. Pero dahil nanay ako, kailangan ko tong gawin. At gusto ko tong gawin para sa ikabubuti ng anak ko. From the start, I am nothing more than roses at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. At least I'm not alone. Alam ko, one day, hindi ko na sila makakarga. Hindi ko na sila mayayakap ng ganito dahil malalaki na sila. Kaya hanggat kaya ko pa at hanggat gusto pa nila, i-enjoy namin ang isa't isa. Wow, ang ganda ng araw. Ito nga pala yung sasakyan ko, guys, si Storm. Tara, sama kayo sa biyahe namin. Itong sasakyan ko, parang ako to eh. Napabayaan ko din siya. Nung time na hirap ako sa sarili ko, isa din siya sa mga naisang tabi ko. Parang yung feelings ko, yung mga kalat na yan, pilit kong itinatago hanggang sa naipon na sila, sobrang dami na nila. Dinidisregard ko lang sila. Sineset aside hanggang sa ang dami-dami na nila. Ang hirap-hirap na. Until one day, may dumating na mga taong willing tumulong na kahit gaano kabigat yung mga nararamdaman ko, tutulong sila para maging maayos ang lahat. Unti-unting in-address ang mga feelings, ang mga kalat, inayos namin, pinag-usapan. Alam mo yun, ang thinking ko sa sarili ko is, ito na yung pagkakataon ko para magkaroon ng tulong na kahit na pinakamabigat na emosyon ay ilalabas mo. Dahil ang gusto mo is makapag-vent out, mailabas para gumaan man lang ang pakiramdam mo. Yung tipong gusto mong ilabas lahat kasi ang gaan sa pakiramdam. Minsan kasi yan yung mga nagiging dahilan bakit lahat pinipili na lang nating itago sa ating mga sarili. Kasi baka hindi nila maintindihan,
Pero ano ba talaga yung totoong rason? Dahil i-judge nila tayo sa totoong nangyayari sa atin. Pero alam mo, nung natutunan kong magkwento at maglabas ng totoo kong nararamdaman, kahit na pinakatatago-tago kong lihim, doon ako nakaramdam ng peace sa sarili ko. Doon ako nag-umpisang makaramdam ng joy dahil feeling ko tinutulungan ko yung sarili kong linisin yung mga kalat na ginawa ko. Yung mga feelings na tinago ko, nililinis ko siya ngayon, ina-address ko na sila isa't isa. Masarap sa feeling dahil may mga taong handang tumulong at handang umunawa. Yung iba, hayaan ka lang nilang magsalita. Hindi ka nila i-judge. Hindi ka nila i-correct. Dahil ramdam nila na ang kailangan mo ay pangunawa at tulong. Katulad nito, nila kuya ng Wash Me Manila. Hindi nila ginudge yung sasakyan ko. Handa silang tumulong. Kaya sa mga ngiti nila, ng pamilya ko, ng mga anak ko, doon ako nakaramdam na I belong and I matter. Yan ang kwento ng buhay ko. Ang kwento namin ng sasakyan ko. With the result, kung linis ng sasakyan, parang bagong bilis sa kasa. And syempre, kay Renz and kay Jasmine. Thank you so much, guys! Now it's my turn. So, ito naman yung part ko where I'll tell you my story on what goes through my head, kung ano yung mga nangyayari sa akin sa araw-araw. As you know, bilang tatay naman ng pamilya, I always want to keep my family intact. You know, minsan may isip mo, kaya ko pa kaya? Kakayanin ba namin? Iniisip ko yung mga anak ko, iniisip ko sila Sky, sila Cloud, everyday. They're my inspiration, they're my joy in everything that I do. And seeing my kids, it's one of the greatest gifts every time I see them. As I go through my day, naisip ko, ano kaya yung mga mangyayari ngayon? Ano kaya yung mga gagawin ko? Kailangan i-organize ko yung mga thoughts ko, yung mga nararamdaman ko rin. Dahil supposedly, there are also things na hindi rin alam ng asawa ko na minsan ako lang ang nagdadala. And as much as I want to become strong and I want to be strong for them, pero sometimes I get this feeling na I also feel the same way. I also get weak sometimes. And this is something that not a lot of people know, especially sa part ko. Kahit na sobrang expressive ako when it comes to what I feel and what I say, there are still things that minsan ako na lang ang nagdadala or ako na lang ang iniisip. Minsan, iniisip ko ako na lang ang magdadala nito para hindi na lang ma-burden yung asawa ko, yung family ko. But sometimes I get weak and I feel vulnerable, especially at this times. Alam ko may pinagdadaanan din yung asawa ko, but I have to be strong for her so that we can keep this family together. Habang naghihilamos ako, iniisip ko pa rin kung ano yung gagawin ko. That's how, you know, sometimes may mga ginagawa ko, pero ang utak ko nasa ibang ibayo. That's how I am. That's the typical me. Pero, syempre, I still have to take care of myself pa rin, just to make me feel good and go through my day.
ganito guys, ang umaga ko. Iiyak siya. Tapos, kasama siya. Pero hindi naman haalis. Ganyan lang siya. Good morning. Opo. Hindi naman umalis si mama. Nandyan lang sa labas eh. Hindi naman haalis. So today guys, ito naman yung araw ko. Since today is Tuesday, wala akong pasok today. Gawa ng day off namin sa plan shop every Tuesday. So what I'll be doing is, I'll be taking care of the kids for today. And then, ako'y magpe-prep sa kanila while... Skylar, you have classes at 9, right? Yeah. So, yun, samahin niyo ako sa araw kong ito. Medyo kakaiba nga rin ito talaga itong vlog na ito dahil majority of this vlog is more on a voiceover. Kasi gusto ko malaman mo kung ano talaga yung isip ko. Pag nag... Alam niyo yun, yung ano talaga tumata ko sa isip ko kapag ginagawa ko yung mga activities sa tong yung araw na ito. Well, ngayon, mapifeel niyo at medyo makaka-relate kayo dyan sa mga tatay, sa mga nanay. Can all feel the same feeling that we're feeling. Can relate, okay? So, tara, samahan niyo ako. You know, Cloudy is starting to get clingy. Siguro ito yung face niya na madalas siyang magpakarga. Pero okay lang kasi, alam mo, mas na-enjoy ko nga siyang kargahin ngayon. Kasi minsan nga lang yan at laging makamama. But, you know, being a dad, it's something that I really want to feel every day na laging nakadikit sa akin si Sky tsaka si Cloudy. So, yung pagpe-prepare sa kanila ng breakfast is something that I don't usually do because laging yung nanay nila ang gumagawa. But this time, since we're changing the routine na, I will be the one to work on this during my day off and help Nina rin on the side so she can do her me time. Kasi importante, naisip ko rin na parang yun yung kulang sa amin, yung magkaroon ng time for ourselves. Kasi we're too much focused on the kids and what we really do on the outside. But inside, we really don't have time to really think kung ano ba talaga yung mga nararamdaman namin na bigla na lang palang sasabog at the end of the day because of too much of everything. But anyway, preparing stuff for the kids, their food, it's wonderful, no? Ang sarap pala sa pakiramdam. I haven't done this for quite a while because usually pagising ko nagwo-work na ako, pumupunta na ako ng plant shop. But since this time, ako naman sa mga bata. So ito nga guys, so this morning, it's 9 a.m. and nung mag-usap kami ng isang araw, we really need to have time to organize our schedule kasi I think hindi na gano'n nag-work sa amin yung kamot May ngayon. We really have to work things together para makakilos si Nina ng kanya at makakilos din ako ng akin. So what we found out na alam niyo, most of the time kasi I'm not at home, and then pag usually Tuesdays I really spend my day off sa bahay lang, pero the typical is just reading, mga ganun. So I don't usually do the household talaga. Pero right now, we are trying to work things out together kasi lalo na ngayon na parang mas kailangan namin ng tulong ng isa't isa. So what we do is we delegate kung anong gagawin. So today, I'll be the one taking care of the kids today sa bahay habang si Nina doing her thing. Oh, natapon. It's okay. That's fine. It's okay. So, ako naman, ipuput ko siya sa school after. Bilisan mo na ate, sumubo ka na. Magdanay na. Nagmamay ay bukas yung breakfast ko, ah. Mm-mm. Kasi masarap eh. Ay, masarap. Masarap daw. Cloudy, ang pagkain niya is Coco Crunch muna. Pero mamaya kakain ulit yan kasi kailangan kumain ng marami ngayon kasi ano siyang gagawin? And then I have cereal din na may granola and then sa Sky tinapay. And study time kay Sky. Ayan naman ang aking gagawin ngayon. Ako naman magtuturo sa kanya. Kung kahapon si Nina, ako naman magtuturo sa kanya. Well, piniprepare ko lang siya dun sa kanyang school and then tapusin ko lang yung kakainin ko. And then after that, I'll be moving on doon sa... Ito naman, kay Cloudy, kailangan mapatahimik ko tong dalawang to ng kanila para makakilos ako ng akin. So, ang ginagawa ko lang, pinapapanood ko lang siya ng favorite niya na Mini Force. And then,
ako na lahat ang gagawin niya. So, i-ready ko lang siya and then pupunta na ako sa taas para dun ako. This is the time that I stay home and just think about what I need to do and organize. Mahilig ako mag-organize ng mga thoughts ko and just write down everything that I feel. That's what I usually do. Ang hirap pala, no, pag pinipilit mong pagsabayin. And I always have this feeling na dati-dati kaya-kaya ko naman na pagsabayin lahat, pero parang right now, mas lalo siyang mahirap. Kasi I have to tend to the kids, especially now that malalaki na sila, Cloud and Sky. Medyo na kailangan, ito na yung mga period na kailangan mag-focus talaga kami. And since ang school ay hindi pa naman bumabalik talaga, it's really hard to get things done. Grabe, kung alam nyo lang kung ano yung stress na nararamdaman ko, just trying to juggle all things at the same time, it's not an easy task for me. I don't know, with all the fathers right there. So, I also have to tend and help niya teach the kids as well. Kahit na teacher talaga ako by profession, hindi pa rin madali magturo sa sarili mong anak. So na naman, mag-treadmill na naman tayo. Gagawin mo na naman to for the end time, pero sige lang. Gagawin mo to, hindi para kung kanino. Gagawin mo to para sa sarili mo. Dahil mas iniisip mo kung ano yung makakabuti para sa'yo at sa pamilya mo. Kailangan mo maging malakas para sa mga anak ko, sa asawa ko, at para mas magawa ko pa yung mga tungkulin ko ng mas maayos para sa kanila. Ayan, mga Ninskis. So, ayan, medyo basang-basa na. Di ba lang medyo basang-basa na yung damit ko. Dahil kailangan ko na mag-lose ng weight ulit for the end time. Hindi, kasi parang napansin ko lately na parang I'm very much slouchy most of the time. Kaya parang I'm trying to lose weight as much as I can now. So, ito na. Sisimulan ulit ako sa aking weight loss journey ulit for the end time. Nag-stop kasi ako for a while. Pero, I'm trying to do this again. So, hindi kasi kami nakalabas kaninang umaga. Ito yung exercise ko for this afternoon. For today pala. Kakahingal. Pero, okay lang. So, nandito na kami sa bahay. And we just finished off doing stuff, you know. And ito, nakatulog na si Claudie sa tabi ko. It's already 6 p.m. Pero dapat din na siya natulog. Kaya na nakatulog siya sa tabi ko. Napagod, guys. So, I just had my coffee. Kumuha lang ako ng coffee kanina. Doon sa coffee shop na madalas kong puntahan. So, yeah. So, while watching TV. Yan yung ginagawa ko lang ngayon. Kasi talaga pag Tuesday, it's raining outside. Parang I think it's perfect to have parang family time lang or movie time ngayong hapon and just actually spend it with Nina and the kids lang. No? Kasi at stay at home lang kami halos lahat dito ngayon. So, update namin kayo mamaya, guys, while we do stuff. Okay? So, balikan namin kayo. Another day. Another story. So I guess narinig niyo na kung ano yung araw ko at kung paano ko mag-isip sa buong isang araw. And na-realize ko lang na I'm still lucky enough. Kahit sa dami ng pinagdadaanan ko, alam ko na malalagpasan ko to dahil nandiyan yung pamilya ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Mahal na mahal ko yung mga anak ko at asawa ko. And I will do everything for them. Dinner. Come with us. Luis, papa. Thank you.
saya, no, ng magkakasama tayo ng mga bata. Tapos, nai-enjoy lang natin yung moment together. Alam niyo yung pinapanood ninyo, guys, na to is the story of Nina and story of me. But it's a story of our family, di ba? At saka masaya lang kasi nagkakaroon pa rin tayo ng time. We still find ways, no? So, alam ko may mga iba sa inyo dyan na may pinagdadaanan din. You can still find ways to make yourself feel better. Sa una, mahirap talaga kasi pag mas nangingibabaw yung lungkot, yung stress, yung problema, hindi ka talaga makakita ng reason to continue. But, you know, your family is there to support you and understand you na hindi ka ginajudge. Yeah. Kaya from that point, makakuha ka ng reason to continue. Ito yung go-to namin na Sangyong place na I think no you should try because the food here is nice. I've been here. We've been here. It's our third or fourth? Third. This is our third time here. Yes. You better try here kasi sobrang sarap ng food nila. Oo, alam nyo yung the usual na Sangyong at saka yung flavor. Gas-gas na yun, kumbaga, pare-parehas na yung natikman nyo. Pero pag dito nyo kinain yan, masasabi nyo, ito talaga yung authentic Korean food. This is not sponsored. private room nila, which is consumable for 12,000. Ayan, since we're having dinner tonight. Ayan, dito nila tayo nilagay. Muimihan mare, jakku-jakku ne mami soleyo. Kreyo. Dewa tanduriso Gotgo sipeunde Hey oh oh you maneun saramdeul soge you nan geudeman 보이네요 밤하늘의 별도 밝게 비춘 달도 그대 앞에 빛을 잃어요 감당할 수 없는 마음들이 날 힘들게 해요 잘못한 게 없이도 그대는 죄인이 돼요 날 서운하게 해요 당연한 거 아는데 yan sa kanila, sa kanila. Sa kanila po. Diyan. Bless you! Bye, Kuya! Mm, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hours. So, sleep na tayo, ha? Good night, love! Good night, Cloud! Good night, guys! Gusto ko na magpahinga. Bye, guys! Good night! Maraming salamat sa inyo sa panonood na to. Ang hirap gawin na tong voiceover na to, pero naitawid namin. Maraming salamat sa inyo. And please do subscribe on our channel. Yes, if you want more of this, di ba? This is us. Ito talaga kami. Ayan. So, thank you so much for watching this video. And see you on the next one. Bye, everybody! Bye!